nagsushow ko yung ng, ano, ng saya, yung napaupo ako. Di ba? Ganun to yun eh. Papakita ko sa mga pagtupa. Sabi ko, ah, tigi kuya! Ganon! Tapos kuya, may pabahay pa sana sina mayor sa inyo ng nanay mo. Pero lahat yun kuya, pinagpalit mo. Dahil inisip mo na, wala naman ako mahihita sa mga yan, wala naman ako mapapala. At eto na nga yung part 2 ng pag-uusap at last na daw na mababanggit niya at mag-uusap sila na magbibideo sila ni Kuya Mubager. Panoorin natin yung continuation na to. Mga madam, sir! Saan si Robin nagsinungaling? Tsaka isa sa ano, sa pinagtatao ko, kung bakit nung nalaman nilang nagkaayos kami, tsaka biglang dumami yung tulong, samantalang nung masagsagan ng... Nangangailangan ka talaga. Oo, wala. Wala akong nalalaman na ganung tulong. I just sent almost 70,000 pesos yesterday. Tapos may pa-surprise pag nalalaman itong sina Kuya Apoy Palaboy para kay Kuya Bagger. Tapos kami malaman sa surprise. Tsaka alam mo ako nung nalaman nilang nagkabati. Oo, nung nagkabati tayo, gabi din na yun, sir. Meron daw video, may sinin sa akin. Kaya siya mabibigay, nagpadala daw siya ng 70,000. May padala daw sa'yo si ng tricycle. Eh, ang tanong, marunong ka ba magmotor? Gusto ka nilang magkaroon ng tricycle? Gusto ka nilang maging tricycle driver? Eh, ang pangarap mo nga, mag-abroad. Nahirapan nga ako sa bike na may cycle. Mga tao talaga, no? Basta lang may ano. Alam mo. So, eto, no? Nung intro, no? Sinabi ni Madam Hampas Lupa na kung ano-ano nga daw yung sinasabi daw ni Robin dito. Kasi ang nakakarating na balita dito kay Hadi, yun nga, kung ano-ano daw sinasabi ni Robin dito kay Madam Hampas Lupa na talagang mga legit lang pala yung mga kinikwento ni Robin na mga na-experience niya. Na keso wala nga daw na 70,000 na dumating, wala naman daw na tricycle na dumating. Ayan, no? Hadi siha, baon na baon ka na sa pagsisinungal mo. So, panoorin pa natin. Ano kasi yun, sir, eh? Yung ganun strategy para magsisika sa ginawa mo. Pansin mo yun? Pansin ko. Kesa meron kinausap doon nila si Mayor, mabibigyan na daw ng bahay. Sa inyo, pabahay sa inyo, si Mayor Barsaga. Naniniwala ka? Ano, sa dami ng nangangailangan ng bahay ngayon, lalo yung mga nakatira sa mga nasa lansangan lang. Oo. Tingin ba nila, ipa-priority ni Mayor na bigyan ako ng bahay? So ayun nga, no, kasi nabanggit ni Hadi na sinayang daw ni Robin yung pabahay daw na matatanggap sa kanya. Sabi neto ni Hadi, etong si Hadi, aala mo, mauulol mo lahat ng mga tao, no? Tama nga yung binanggit neto ni Kuya Robin, no? Ni Kuya Mubager Robin. Na bakit pauunahin etong si Bager na sobrang daming nakatira sa mga lansangan at sa mga iba? Bakit eto pa ang uunahin na, no, special treatment dahil nag-trending? Mga pinapalabas mo na para magsisi yung tao. Totoo talaga mga sinasabi netong dalawang dok. Kaya ko naman mangupakan. Yes, yun! Kasi yes, sa mga nasa lansangan, di ba? Yes, tama. Kasi may trabaho ka, di ba? Oh. Mabuti siguro kung putol yung paa mo. Diba? Tama. Tapos meron kang nanay na siya lang ang nagbubuhay sa'yo. Pwede. Pero kumpleto ka eh. Diba? May kakayahan ka maghanap ng trabaho. Kumita ng minimum wage. Diba? Nabubuhay mo yung nanay mo. Alam mo kuya, ang dami sanang blessings na nag-aantay sa'yo. Lahat kami ay may inihandang regalo para sa'yo. Sabi ko nga kay Kuya Apoy na ibigay na natin as early Christmas gift. Sigara, yung kapitbahay mo kuya. Aligagang aligaga. Sa pag-aasikaso, sa pagka-canvas, pirmahan na sana eh. Tapos kuya, may pabahay pa sana sina mayor sa inyo ng nanay mo. Pero lahat yun kuya, pinagpalit mo. Dahil iniisip mo na, wala naman ako mahihita sa mga yan, wala naman ako mapapala. Nabibigyan mo siya ng ano, ng pangangailangan sa araw-araw. Bakit ikaw kayo pa-priority? Yung mga ano, yung mga sinabi nila sa'yo na pagkatas mo kung pinatawad, ang dami nilang fake news na pinalabas. Yun. Sa mga tulong, sa perang umaagos, sa tulong daw, dapat mas marami pa daw tulong na ganyan. Naniniwala ka, hindi? Hindi. Kahit minsan hindi ka nag-alinlangan, yung nanghinayang sa mga sinabi nilang yon. Hindi. Kasi sigurado naman ako sa sarili ko eh. Kasi ilang panahon ko rin sila nakasama. Ilang weeks yun, no? Almost 1 month yata yung nila akong in-stress.
Hindi, sa totoo lang kuya, aaminin ko. May mga time talaga na na-stress ako, syempre. Halata naman na na-stress talaga to si Madam Hampaslupa. No? Yung tipong wala na nga siyang ma-content. Kung naaalala nyo, no? Nag-stress eating na lang siya sa camera. Ito si Madam Hampaslupa. Diba? Sino ba naman taong gusto mo makasuhan? Diba? Inamin ko yun. Inamin ko na yun sa'yo, diba? Na-stress ako. Pero, inilagay ko lang sa isip ko na so be it. Diba? Kung makakasuhan ako, makasuhan. Basta alam ko lalaban ako. Na-stress din naman talaga ako. Kaya nga, doon talaga nagsimula kuya yung thought ko na itong mga taong to na ginagamit ka araw-araw para sa pag-vlog, para sa yung exposure na maraming mag-follow sa kanila, doon talaga nabuo yung desisyon ko na ay hindi ko to papalampas eh. Kailangan kong gumawa ng paraan, kailangan kong makausap si Kuyang Bagger, magsusorry ako sa kanya, kailangan namin mag-ayos. Yun, buti na lang talaga at nagkaayos tong dalawang to kasi sobrang dami na ng followers ng nauuto nung kabilang panig no neto ni Hadi no. Sobrang laki la rin ng dinagdag ng mga followers na akala mo talaga ang laki-laki ng bagay na naitulong dito kay Bagger. Pero talagang totoo niyan, penerahan lang din niya to para sa pagko-content no. Biktima ko siya, nagiging biktima din siya ng iba. Kailangan nating maging okay kuya. Talagang pinilano ko yun, gusto kong mangyari yun. Pero in a good way. Hindi yung tutukan ka or i-threat ka, di ba? Hindi ko yung ginawa kasi alam kong hindi yung tama. Ginawa ko talaga lahat para makausap ka at maging okay tayong dalawa. Dahil sa isang layunin ko lang, maparusahan yung nagpalaki ng issue natin. Yung imbes na makatulong sila, sila pa yung nagpalala. Yun lang yun kuya. Tapos ngayon, yung sa barangay, pinatawag ka sa barangay kuya, ano nangyari? Napanood ko yung yung video, ang dami na naman hanas ng mga basher. Sinabi kasi ni nanay, ano ba yung paano ba sinabi ni nanay? Basta mayroon siyang sinabi doon na, sino pa naman hindi papatawarin lumuluhod? Parang ganun yata yung sinabi ni nanay, yung lumuluhod na ako sa'yo, parang ganun. So kuya, isang tanong, isang sagot. Niluhuron ba kita? Actually, ano yun? Ganito nga yung nangyari. Bago siya mapaupo noon, sinasabi ng iba na napaluhod daw. Ano, napatawad ko na siya noon. Kaya imposible na luluhod siya na humingi ng tawad sa akin kasi hindi niya naman ginagawa yun. Pero pinatawad ko na siya. Nung time na pumunta siya sa amin, tapos nakita ko na kinausap niya si nanay, tapos nakita ko rin na magaan yung loob sa kanya ni nanay. Kaya pinatawad ko na. Tsaka naisip ko rin nanay, mas bibigat din sa sitwasyon namin ni nanay na kung itutuloy ko pa yung alita naming dalawa. Siguro, nakita ni nanay yung napaupo ako kasi di ba maliit lang yung space nyo. Gusto kong magsaya. Gusto kong umikot-ikot. Kasi tapos nasa tabi ko pa si bakla, di ba? Kaya hindi ako maka-atras. So, dahil para ipakita ko sa'yo yung tuwa ko, yung para ipakita talaga yung saya ko na okay na kami ni kuya na umingiti na siya sa akin, tapos si nanay umingiti na siya sa akin, yung talagang pagkatapos ng kinausap ni bakla, parang mas naliwanagan ka nun, di ba? Tapos, yun na nga, masaya na si kuya, umingiti na nga siya, ganyan masaya na ako. Kaya, siguro ang nakita ni nanay, nung umupo ako, di ba? Kasi hindi naman ako maka-atras, nangangalay na ako eh. Isang oras yata ako nakipag-usap kay nanay. si nanay talaga yung niligawan ko kasi si nanay talaga yung nag-sorry ako kay nanay kasi talaga namang naghintay siya sa akin. Mas matagal kami nag-usap ni nanay eh. Siya, nililigawan siya ng mga kasama ko eh. Si Kuyang Robin, ako focus ako kay nanay. Tapos nung yun nga biglang pinatawad ako ni Kuya Robin na hindi niya ako pinahirapan, talagang sobrang saya ko. So, pagsushow ko yung ng saya, yung napaupo ako. Diba? Ganito yun eh. Papakita ko sa mga pagtupa. Sabi ko, thank you, kuya! Ganon! At saka FYI, mga madam sir, lumuluhod lang ako kapag nananalangin, kapag nasa harap ng jowa ko. Pwede ba? O kuya, to be continue. Yung sa barangay, nakachat ko kasi si yung isang tao sa barangay. Ang sabi niya sa akin, si nanay daw, halos lumuhod na. Hindi naman siguro yung lumuhod talaga. Yung kumbaga, in the way, sa salita. Na patawarin na si Robin. Kasi nga, nakita naman natin, di ba, sa video, talagang hanas na hanas siya, ate girl. Parapatatatata. Sinungaling? Sinungaling ako? Sinungaling? Tapos sinasabi mo naman,
hindi mo alam kung ano yung pinagsasabi niya kasi nga hindi mo naman talaga napunod yung video kasi simula nung naging okay tayo, nagtanggal, nag-delete ka ng Facebook, nag-delete ka ng Messenger, di ba? Kaya hindi mo talaga makikita kung ano mga nangyayari sa social media. Dapat ganito ang sagot mo doon. Panood mo sa akin kung ano sinabi ni Madam Hapastupa sa kakita sa sagutin. Kaso syempre, kinakabahan ka na din, no? Kasi ang bunga nga nun, parang ako, Armalite. Diba? Tapos naawa ko kay nanay talaga. Kasi syempre, di ba? Ito na naman, barangay na naman, di ba? Tapos tinatanggap ka pa nakakasuhan. Ikaw, kung gusto mong kasuhan si Kuyang Robin, gawin mo, anong kaso mo dyan? Ha? Akala mo ba? Ito, no, painggan natin kasi pinagbabantaan nga na si Kuya mo Robin na hindi na daw makakapag-abroad nung isa, no? Neto ni Hadi pinagbabantaan na kakasuhan niya to si Robin. Panoorin natin, painggan natin yung sasabihin dito ni Madam Hambas Lupa. Pag sinabing kakasuhan, ganun lang kadali? O hindi! Hindi lang ganun kadali. Madaling sabihin na kakasuhan mo yung isang tao, pero mahirap maghanap ng probable cause. Sana, kuya, ay matuloy pa ang pangarap mong makapag-abroad. At sana din ay magtagumpay ka nga. Sana rin ay may magtiwala pa sa'yo, pero kahit anong gawin mo, ay hindi mo na maibabalik yung amor at simpatsya ng tao sa'yo. I'll see you soon, kuya! Let the countdown begin! Kaya bago ka magmagaling, tulad ng idol mo, na from the start, puro ang bunga nga kakasuhan, si Onga Leon, sino nga nga makakasuhan? Kaya ikaw ha, huwag ka magpapansin sa akin, baka ikaw ang isunod ko, sinasabi ko sa'yo. Alam mo ikaw, una pa lang nakita kita, yung hilatcha mo, hindi ko na gusto. Lalo na nung sinabi nila na buntis ka. Buntis ka pero ang damit mo para kang naghahanap ng ano, para kang haliparot sa Makati. Buntis ka, nakalabas yung suso mo, pupunta ka ng barangay. Tapos sasabi mo buntis ka. Kaya hindi ako niluwala buntis ka eh. Kasi para kang naghahanap na mambubuntis sa'yo. Anyway, ayusin mo lang. Yung mga sinasabi mo, na pumupatol ka sa matanda, kahit mamatay pa siya. Alam mo bang threat yun? Na kapag may nangyari dun sa matanda, na kung sino man nakaalitan niya lang sa kalsada, pwede ka namin iturong, hampas lupa ka. Masalamat ka, walang sakit sa puso yung nanay ni Robin. Dahil yung pinabarangay mo, na yung bunganga mo, akala mo ikaw yung kapitan, eh, pasalamat ka talaga. Kasi malusog yung nanay. Dahil kung hindi malusog yun at may nangyari doon, sinasabi ko sa iyo, manganganak ka sa kulungan. Yes. Pumapatol ka sa matanda? Dahil pumapatol ako sa buntis. Yes. Ayan, mga madam sir, nasagot na po lahat ni Robin yung mga sinasabi nilang kasinungalingan na totoong pangyayari. Sana huwag na kayo magribat. Malaki makinikita nyo sa pagre-rebat. Malaki makinikita nyo sa pagkukontent kay Kuyang Bagger at sa kagandahan ko. Wala, mahina nga yung sa akin eh. Pero kila Hadi talaga, malakas talaga yan. Paldo-paldo talaga yung mga yan. Kapag ba ako ang laging content nyo, malaki ba yung revenue na pumapasok? Malaki ba yung dollar? Hindi ba sila nag-skip ng ano, ng ads? Tama na! Ha? Kung ano man yung nasimula natin, tapusin na natin ngayon, okay? Alam na ng lahat yung katotohanan. Sa mga gusto maniwala sa katotohanan, thank you! Pero sa mga crab mentality dyan, na gusto lang paniwalaan, ang kasinungalingan, thank you pa rin. Hindi nyo deserve malaman kung ano yung totoo. Kasi, mga kayo. Ano yung ano mo? Advice mo sa mga ano, sa mga nagsasabi ng mali tungkol sa'yo, Kuyang Bagger. Ano? Once and for all, hindi na tayo mag... Hindi natin ito susundan. Sa lahat din ng mga ano, ng mga naging basher ko na, naging basher niya, tsaka sa naging fans ng isang vlogger, pag-isipan niyong maigi na kung yung tao ba talagang pinaniniwalaan niyo, kung ano yung lumalabas sa bibig niya, kung ano yung mga pinagsasabi niya, kung ano yung pinapakita niya sa inyo, kung yun talaga siya. Kasi minsan, kung sino yung tao na sobrang galing magsalita sa harap ng maraming tao, sila pa yung may pinaka nakakalasong ugali. Yun, no?
Kaya gaya nga ng sinabi nung neto ni Hadi na nagpadala daw ng 70,000 na wala naman pala, ay nako sa mga supporters niya, no, mag-isip-isip na kayo. At dito na natapos yung video na to, no, na nag-iwan na lang ng salita ito si Kuya Mubager na lahat daw ng mga pinapanood nyo dyan sa social media na mga mabubulaklak ang sinasabi ay hindi talaga ayon yung ginagawa nilang aksyon. So dito na siguro matatapos yung issue na to, pero hindi pa rin natin alam kung magre-rebat yung kabilang panig, no, abangan na lang natin. Pero sa video na to at least naapaglabas na ng feedback eto si Kuya Morobin sa lahat ng mga na-experience niya, at talagang baon na baon sa kasinungalingan etong si Lahadi at si Apoy, no, na may tricycle pa daw na dadating. Eh ba't mo bibigyan ng tricycle, hindi nga marunong mag motor etong tao. So, ayun na lang. Dito na natin tatapusin to. More chismis to come. Like, share, and subscribe. Bye-bye.